nakakahiwalay naman ang mga realista. Nag-usap ang mga polis at realista at kinumbinsi sila na mag-disperse pero di nagtagal isa sa kanila dinakit. Mahal silang kinakausap, then parang may isang nag-instigate na isang gambro nung nag-rally na parang in-express pa nila at dumalating siya yung kaguluhan o yung pamotor. Yun na ang naging hudyat ng dispersal. Ilan sa kanila ng miyembro ng militanteng grupo ang itinuloy ang protesta. Pero tinapakan sila ng pwesta ng mga polis. Ang driver na kanilang sasakyan, pinakilap. Ayon sa kapagsalita ng grupo, mapayapa naman ang kanilang isinasagawang rally. Dahil di pa nga raw sila nagsisimula ng programa. Nakawala po mga violation na na-enter ang aming programa. May social distancing po, mapayapa po ang programa. Nagkagulo na nung pumasok ang kapulisan. At hinuhuli po nila ang disfrontahan po kami nyo lang din ang pot. Pero ayos na kapagsalita ng NPD, wala permit ang grupo para mag-rally. Ayaw lang ba yung lesson ito mga sister, yung sinasabi natin na hindi ka pagkali, no? Kasi wala nang kuntilig na nila, wala nang permit yung mga sinasabi na sinasabi yung non-cooperation during the time. Paalala ng mga polis, bawal pa rin ang mga mass gathering na lalagpas sa isang tao ngayon pa na po ng pandemya. Okay po tayo, yung 20 na pinagin dito sa Mendiola ay nasa FPT headquarters pa rin sa mga oras na ito. Sila ay sumailangin na sa medical legal exam. Sila sa same time pa tayo yung nagkaroon na ng inquest proceedings. Pero bukas pa sila ng umaga, iaharap sa fiscal. Maraming salamat, Jeff Patalyonet! Pagkabalik ng pagdiriwang ng Pride Month, nagpabot na may isa pagdating si Vice President Lenny Robredo sa LGBTQIA+ community. Sinabi ni Vice Lenny na malibyan na sa matagal na panahon ay patuloy pa rin ipinaglalaban ng LGBTQIA+ community ang pasos na kanapatan, dignidad at kalayaan. Ayon kay Robredo, sa panahon ngayon na mahirap kumbinsin ang lahat na maging progressive at yakapin ng diversity, higit na kailangan na magkapit-bisig, umunod ng lahat sa isang isa at ito makapagbabago na matagal mang ipinaglalaman. Darating din ang araw, mababalikan natin ang lahat na ito at sasabihin everything was worth the effort. Everything was worth the sacrifice. Everything was worth the fight. Push lang ng push, mga best. Nalagyan ng panahon para bukas. Sa pamilya, magiging maulap at maulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong darating na weekend dahil sa ITCC o Intertropical Convergence Zone. Dito sa Metro Manila, hindi man tayo apektado ng ITCC pero may kansa pa rin ang sarandali ang ulan dahil na lang po sa